Hello guys! Good morning! Welcome back to our channel, Tita Tess Vlog. In today's video, ay mag-aalis tayo ng mga aphids sa mga succulents natin. Kasi, napansin ko, marami silang mga aphids, millipads. Ayan o. Nakikita nyo ba? Ayan, yung mga puti na yan. Hindi sila natanggal sa spray na water na may dishwashing, na may oil, hindi natanggal. Nilagyan ko rin sila ng synthetic na fungicide na fertilizer, hindi pa rin natanggal. So, ang gagawin, ayan o. Yun, di ba? May nakita nyo, may mga white-white na something dyan. Tapos yun dun sa, yun, yan, doon sa mali, sa mga singit-singit niya, may mga whites, mga aphids, mga mini bugs. So, ang gagawin natin para matanggal yan ay hugasan natin. Tara po, samahan niyo po ako. Tanggalin natin yung, linisin natin itong mga succulents natin na may mga aphids. Ayan. Kung nakikita nyo po doon sa mga singit-singit, sa mga ilalim, may mga millibugs, mga white na, ayan o, kita nyo ba? Ayan. So, gamit tayo ng brush, so kunin natin yan, inisin lang natin yung mga singit-singit para matanggal yung mga millibugs. Hindi siya natanggal doon sa nilagay nating pesticide. So, siguro, ang the best thing na magagawa natin ay hugasan. Tapos, ayan. Tanggalin natin siya isa-isa. Kasi napapansin ko, mapangit sila. Matamlay, nakabagsak yung mga leaves nila, hindi naman sila na overwater, kaya natinignan ko maraming mga millibugs pala. Ganun pala pagka yung mga succulents yung maganda, tapos bigla silang pumapangit, bumabagsak yung mga dahon, nagiging brown, nagkulubot-kulubot. Yun pala yung cause, meron silang mga millibug. So, gasa natin sila isa-isa. Ayun o, ito ang ganda-ganda nito dati o. Tingnan nyo naman ang nangyari, naubos na yung dahon niya. Tapos yun o, may mga babies siya. Pero, may mga millibugs doon o. Ayan o, yung puti na yan. Tapos yung maliliit na puti na yan. Yun ang tatanggalin natin. Kasi yan yung nagiging cause ng kanilang pagkamatay. Pagkamatay nung mga succulents natin. Ingatan lang po natin kasi syempre may mga baby, sayang naman. So, ganyan lang. Pwede nyo rin po siya sprayan ng water kung ayaw nyo maggamit ng brush. Re-repart na lang natin siya ulit. Palitan natin yung soil mix kasi yung soil mix niya, may mga millibugs na rin yun. Tapon na natin. Gawa na lang tayo ng panibagong soil mix. Ayun yun, no? Ito, tataka ko bakit hindi siya lumalaki or hindi siya gumaganda. Kaya pala, ang dami-dami niyang millibugs dun sa loob, sa mga singit-singit na mga leaves niya. Gasin lang natin siya. Ingat lang po tayo kasi
ko. Ang dami. Propagation, may apits. Doon, no? Yan, no? Yan, nakita nyo yan. Yan, yung puti na yan. Yan po yung cause minsan bakit pumapangat yung ating mga succulents. Minsan, meron silang mealybugs, may mga aphids, yun kaya pumapangit. Maliban doon sa overwater, yung pangit.
pero kapag di naman siya nag-root rot, pero bakit pumapamit? Kasi nga, meron siya mga insekto dun. Sa mga singit-singit, sa mga rosette, eh, no? Isan kasi pag yung mabibili natin siya sa mga garden store minsan may kasama na silang millibugs, hindi natin napapansin minsan kasi nakalagay sa food. Wash lang natin sila hanggang sa wala yung mga millibugs. Ito din, itong rose cabbage na to. Ang laki na nito. May mga baby na siya. Naubos! Hangit. Tingnan nyo naman. Ayun o. Yan o, yan yung white na yan. Tapos ayan. Yan ang nagpapahirap sa kanila. Ito ang ating mga kalaban. Ito ang pag-aalaga ng ating mga succulents. Wait lang. Natapos ko lang itong bot, itong pinaghugasan.
linisin lang po natin maigi kasi doon sa mga singit-singit. Maraming nakatago. Tago ng mga milibag. Kala ko wala na. Meron pa pala. Sobrang liliit nila. Hindi makuha ng ano-ano. Tapos po yung ating mga soil na pinanggalingan nito, huwag na po natin gamitin kasi meron na pong mini bugs yun, yung mga ano na yun, insekto na yun. So, sasayang na yung pagod natin. Palitan na po natin ng bago para safe. Na natira, pero okay pa naman yung kanyang mga kanyang stem, oh. Ayan nga, kinain niya ng cabbage. Eh, kinain ng millipugs. Insect po na yan. Pahirap sa ating mga succulent lover. Bidras pa. Bidras pa isa-isa. Para matanggal talaga ng matanggal ng bonggang-bongga yung mga peste na yun. Nakainis sila. Recover sila. I-air dry lang natin siya ng mga 2 to 3 days. Tapos iripat na uli natin. Thank you.
pinaka tago-tago sa surok sa bukay. Hindi naabot ng braso. Pero para sure, i-sprayan ko yan mamaya ng hose. Water ko sa gagamitin ko para yung pinakaloob eh matanggal. Okay. Guys, hanggang dito na lang po. Please like, share, and subscribe. Pakihit nyo na rin po ang notification bell para po sa susunod na mag-upload ako ng video ay ma-update po kayo. Thank you for watching and see you on my next video. Bye!